So ang question niya is, sir, gusto ko po makabenta kaso di kaya makabenta. Lagi ko pong sinasabi na ang sales ang pinaka-highest paid profession sa mundo. Ako po accountant ako originally by profession, no? So ako po ay isang CPA by profession. Pero hindi na po ako nagpa-practice sa matagal na panahon. Of course, syempre, ano na po 'yon? Kalakip na po ng aking pagkatao yung profession ng pagiging accountant, no? Nagagamit ko pa rin naman sa ngayon sa pagkakaroon ng negosyo kasi it involves accounting transactions, 'di ba? So gamit na gamit pa rin. Pero hindi na kagaya dati na 'yun talaga yung profession ko na may clients, may sa company mismo. Ganun. So ngayon nagagamit ko lang as the leader, as the head nung aming realty, no? Sa loob ng 12 years natin sa real estate, mula sa down moment sa hindi ka masyadong makabenta hanggang sa nagkaroon ng breakthrough sa loob ng mahabang panahon, ang mga realizations ko is lahat ng tao na nagsimula halimbawa sa sales, assuming nag-start tayo from zero, di ba? Yung tignan mo yung mga nauna sa iyo, especially yung mga top sales people na nauna sa iyo. Yung mga top sales people na na-encounter mo na, halimbawa kung nasa real estate ka o kung nasa ibang industry ka. There was a time na sila ay nasa baba din at sila ay hindi rin makabenta. Meaning to say, kung ano yung napagdadaanan mo right now na hindi ka makabenta, ganun din ang napagdaanan nung karamihan na naging top performers. Pero ang tanong, ano ba yung ginawa nila doon sa kanilang status dati na struggling na makabenta hanggang sa naging top performer sila? Maybe in terms of mindset, maybe in terms of skill set. Ano ba yung mga in-acquire nila na certain skills, di ba? Certain type of mentality para sila ay naging top performer. At hindi yun kaagad-agad na nangyari. May tinatawag po tayong law of accumulation. Law of accumulation. Meaning to say, lahat ng ginagawa natin right now, nag-accumulate. So, ano ba yung analogy? Let me explain. So, halimbawa, kung halimbawa ako mataba, obese. Halimbawa, obese ako. Naging obese ba ako dahil nag-eat all you can ako ngayong araw? O dahil every single day sa ilang taon, palagi akong two rice o palagi akong dami kong kinakain, hindi ako maingat sa diet ko. Diba? Hindi yun mangyayari ng one-time event. Kung hindi nangyari yun, na every single day, yung small actions mo nag-accumulate through time. Yun lang nga natin sa ating physical look. Diba? Hindi ka naman naging mataba agad-agad. Diba? So, nag-accumulate lang yung pagkain mo ng sobra. Kaya nagkaroon ka ng mga fats, sumobra, nag-overweight ka o naging obese ka. So yun ang analogy. Ganun din kabaligtaran, hindi naman ibig sabihin na pinanganak ka na na sobrang six-pack ka na, 'di ba? Hindi naman ganun, 'di ba? Of course, syempre pag bata-bata ka pa, mabilis ang metabolism mo, hindi ka talaga masyadong tabain kahit ilan yung kainin mo, 'di ba? Pero yung general rule is magkakaroon ka ng physically fit na body, syempre kung ikaw ay nag-exercise, inaano mo yung diet mo, 'di ba? Which is hindi 'yun one-time event. Kaya lang karamihan sa atin, akala natin ang success, particularly kung nasa sales ka, akala natin one-time event. Nakagaya na pag nagtumaya ka sa loto, pag nanalo ka ng loto, wow, big time ako, ganun. So parang ganun ang mentality natin na baka meron akong mabingwit na client, parang ganun. Pero ang reality talaga is parang sports. Sa sports like basketball or boxing or iba pang sports, so example na lang natin, basketball. O pwede ba maging superstar ka na agad? Pwede ba tsamba lang na sobrang galing mong mag-shoot? Pwede ba tsamba mo ngayong yung game ngayon na ang dami mong na-shoot? Hindi naman ganun, di ba? So it takes a lot of skills na na-develop mo at na-improve mo through time, kaya ka gumaling. It takes a lot of practice through time na na-develop mo, nag-accumulate, at na-embody mo na at naging part na ng pagkatao mo, gumaling ka, kaya ka magaling mag-basketball. O kaya ka ngayon professional basketball. Kaya ka ikaw ay all-star. Kaya ikaw ay superstar. Diba, it takes a lot of consistency, a lot of commitment. Diba, kaya ka naging magaling. So, ganun din naman sa pagbebenta. Tayo as a salesperson, iba-iba tayo ng pinanggalingan. Halimbawa, nag-join ka sa pagiging real estate agent. Iba-iba tayo ng background. Ako, accountant.
hindi ako masyado yung sa sales na nakikisalamuha sa ibang tao. So, nandun lang ako, nag-a-analyze, nandun lang ako sa team ko, sa accounting department, ganun lang. Diba? So, iba yung aking orientation, tapos pumunta ako ng sales, so iba yung magiging atake ko. Medyo mahihiyain ako at the start, introvert ako, hindi ako masyadong ano sa tao. So, ganun. So, malaki yung kailangan kong adjustment, diba? Pero yung adjustment na yun, hindi naman yung nangyayari ng isang bagsakan. So, nadidevelop mo yun through time, diba? May mga small wins ka, may mga small successes ka, and then nagkakaroon ka ng unti-unti ng confidence sa sarili mo. Hanggang sa nagkakaroon ka na ng momentum, and then yung momentum, naging kakampi mo na, so nag-accumulate na talaga through time. So, ganun po ang ating profession, no? Na constantly dapat nag-improve tayo. At maraming paraan para mag-improve. At ang pinaka-best way para maging top performer ka talaga, sa aking pananaw at sa aking experience, eh, kailangan every single day po talaga tayo may natututunan. Diba? So parang ang pagkakaroon ng professional na sports as an athlete, hindi pwede yon na nag-practice ka lang ngayon. Hindi, no? Araw-araw. Araw-araw ka nagpa-practice sa iyong craft. At ganun din. So araw-araw ka nagpa-practice, araw-araw mong ginagawa yung mga tamo mong gawin, yung pag-aayos ng iyong calendar, ng iyong schedule, pag-prioritize mo ng mga most important thing na makakatulong sa iyo, makakatulong move forward mo o sa paglapit mo sa mga goals mo. So yung mga bagay na ganun. At maraming combinations na hindi lang yan, ito lang yung secret o ito lang yung kailangan mong gawin. No? Kumbaga, it's a combination of a lot of things para tayo ay maging magaling. So, ibig sabihin, para makabenta ka, nandun dapat yung mentality mo na you continuously grow, you continuously improve in your own craft. Kasi kung magbebenta ka, nag-join ka, let's say, sa isang industry like real estate, tapos, syempre, ito yung kaalaman mo, tapos ngayon hindi ka makabenta, meron kang certain adjustment na kailangan gawin. Ano ba yung ginagawa ng mga magaling magbenta? Diba? Maybe associate with them, kausapin mo sila, ano ba yung mga routine nila every single day, at yun ang gayahin mo. Diba? Yung principles behind dun sa kanilang success, gayahin mo yun. Diba? So ganun ang ating kailangan gawin para magtugumpay tayo, hindi lamang sa isang field, no? Kung nasaan mang field ikaw o industry ikaw, kaya mo magtagumpay. Basta i-prioritize mo yung ikaw uunlad ng sarili mo. Kasi ikaw yung nagki-create ng benta, ikaw yung nagki-create ng income na based sa iyong kapasidad.